mga bata, kumusta kayo? Excited na ba kayo? Ako si Teacher Juice, ang inyong guro sa edukasyong pangtahanan at pangkabuhayan, Home Economics 5. Sa araw na ito ay gagabayan ko kayo sa paggawa ng padron sa apron. Handa ka na ba? Tara at magsimula na tayo! Karaniwang ginagamit ang isang pattern paper sa paggawa ng padron. Ngunit, maaari din kayong gumamit ng manila paper, lumang dyaryo o kalendaryo na hinugis ayon sa disenyo ng kasuotang tatahiin. Walang masasayang na tela at panahon kapag gumamit ng padron. Mahalagang maghanda ng padron sa anumang tatahiin upang maging maayos at mabilis ang pananahi. Ito ang hakbang sa paghahanda ng padron para sa apron. So una, ihanda ang pattern paper na gagamitin. So gagamit ako ng manila paper bilang pattern paper ko. Nandito rin sa aking tabi ang ruler, lapis at marker. Maaari rin gumamit ng medida sa pagsusukat natin ng padron. Sunod, itupi ng pahaba ang papel. Pahaba. Ngayon, ililipat natin ang mga hinating sukat ng dibdib, baywang at balakang. So, narito ang mga hinating sukat para sa apron na size lang na pambata. So, tandaan natin na ang ating gagawin na sukat sa padron ay size lamang na pambata o para sa kids apron. So, para sa top part, ang ating sukat dito ay 3¾ inches. 3¾ inches. Natin, 3¾ inches. So, sa side naman, 20 inches ang haba niya, ang length. So hanggang dito ang 20 inches. So lagyan natin ang marka. So ay 20 inches ang sukat mong length. Okay? Para sa bottom part naman, ang sukat na gagawin natin sa hemline ay 8½ inches. Okay. So, mula dito, 8½. Okay. Para sa side naman, 14 inches. Na nakikita ninyo sa aking screen. Yan. So, 14½. Okay. Yan yung sukat ng side. Sunod naman, ating bottom part is 8½ inches. So, nakalimutan kong ilagay yung sukat niya, pero nasukat natin ito kanina. So, ulitin ko, para sa ating top part, ang
sukat natin ay 3 and 3/4 inches. Ang ating length dito, 20 inches. Sa bottom part natin, sa hemline, 8.5 inches. At sa ating side, 14.5 inches. Ay naman, lalagyan natin ng palatandaan na letra ang mga bahagi na ginawa nating mga sukat. So, from top part, this is from point A to point B. So, A to point B. Okay? Para naman sa length natin na 20 inches, ito po yun. Dahil vertical siya, hindi na natin kailangan itong hatiin. So, yung 20 inches mula sa sukat na letter A, lalagyan natin siya ng markang letter C. Letter C. So, from point A to point C. Okay? Sunod. So, from letter A D. Okay? So, ito yun. So, from C to D, yung sukat natin na 8.5, yung bottom part, yung hemline ng ating ginawang patron. So, this is letter D. So, from point C to D, dahil side na to, vertical, yung measurement niya ulit, vertical siya, so hindi na natin siya hahatiin ulit. So, from point B, lalagay natin dito, E. So, from point B to E. So, ito na po yung ating mga nilagyang marka na letra. Meron na tayong sukat sa top part from A to D, 3 3/4 inches. So, sa left naman, meron tayong 20 inches. So, from point A to point C. So, sa ating bottom part, ang sukat natin 8.5 inches from bottom, from point C to point B. And then, para sa ating side, ang sukat natin 14.5 inches. So, from point D to point E po siya. So, ngayon, ang gagawin natin, sunod nating step, i-coconnect natin ang point B to point E. So, usually, gumagamit sila ng tool kasi para maging curve ito. Ginagawa nila pa ganyan. Okay. Pero dahil wala naman tayong tool, gagamitin lang natin ay itong ruler, pwede nang diretsyong linya ang gamitin natin. So, ayan po siya. Okay, mga bata? So, eto na ang ating ginawang sukat sa ating padron. Okay, so, pagkatapos na natin siyang maikonek sa kanikanyang mga nalagyan natin markang letra, ang susunod natin gagawin ay mag-a-add tayo ng allowance na 3/4 sa gilid ng top part, kilikili, sa side part hanggang sa bottom part. So, gamit na lang natin yung lapis. So, 3/4. So, gamit tayo. Ayan. So, ito yung 3/4 natin.
Nakakasunod ba mga bata? Ito yung pinakasumpak natin. So, ramihan lang natin. Ating ginawang allowance. So, allowance natin ay 3/4. Yan na po yung 3/4 inch na ilagay natin sa gilid ng top part, sa pili-pili, sa side part, hanggang sa bottom part. Then, lagyan natin ng marka sa gitna o sa center fold ng tatlong bilog. Yan. Bakit tatlong bilog? Bilang marka natin na hindi ito gugupitin. Itong part na to hindi gugupitin kasi hindi natin siya lalagyan ng kahit anong cut. So, dito lang sa part na ito. So, ayan yon. So, ang mga allowance na ating minarkahan ang siyang palatandaan natin sa ating pagpipit. Tandaan mga bata ah, itong nilagay natin mga allowance na to, itong mga nalagyan ko ng marker, itong mga dots na to ang magsisilbi palatandaan ng ating paggupit. So yan, 3/4 allowance na yan. So, nalagyan ko ng marker para mas lalong malinaw dyan sa inyong screen. So, kaya ganito ang magiging itsura ng ating pattern para sa padron ng apron. Pagkatapos na natin nagawa ang pagsukat natin sa ating ginawang padron sa apron, so gugupitin natin ang ating padron. Gumamit tayo ng talas ng gunting. Matandaan mga bata, itong ating allowance ang ating gugupitin. Ganun din pag inilapat na natin siya sa tela. Na ang ating ginawang padron para sa apron na ating gagawin. Ngayon naman, subukin mong gawin ang ating tinalakay sa paggawa ng padron ng apron. Balitaan mo ako ha? Ako, si Teacher Jules, ang inyong guro sa edukasyong pangtahanan at pangkabuhayan, Home Economics 5. Hanggang sa muling pagkikita, paalam! Thank you.